Guys, for today's video, I am happy to introduce this another service na alam kong magiging patok sa inyo, mapagkakitaan nyo, and makakatulong sa inyong community. This is somewhat kung ano yung meron na ngayon sa market, like the BDO Cash agad, and isa sa na-discuss ko na dati yung Easy Debit. So, now I am introducing to you the same service from Ncash. So sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about Smart Padala, Paymaya, True Money, Shopee, Computer Shop, GCash, crypto mining, franchising, and other stuff na meron akong experience at ginawan ko na yon ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. So before we start, shout out to the following people. Ainatur Selaznog, sorry if I mistakenly pronounce it, kay Nenita Martin, kay Joanne underscore RB, kay Ernie Guerrera, and kay Francis Yohanon. So thank you guys for supporting the channel and always watching my videos. Okay, let's move on. So this is an exciting day to everyone, an exciting Friday to everyone, because meron tayong bagong topic to discuss, and I wanted to share this to you guys because alam ko may potential to na mapagkakitaan talaga. It's like an add-on service again sa inyong business. So, na-mention ko na nga, this is another service like the BDO Cash Agad and or the Easy Debit. But before we push through with the discussion, let's watch this video coming. So basically, nakita nyo yung overview ng process on how Ncash works. Basically, you have a POS, and then using that POS, dun mo itatransact yung ATM card ng customer, either to check balance or to withdraw. And then, pag naging successful yung transaction using the POS, from your pocket or from your cash register or from your kita, from your day-to-day operation, doon mo huhugutin yung pera mo, tapos ibabayad mo or ibibigay mo doon sa magwi-withdraw na customer. So parang papaluwalan mo muna.
And then, since na-process siya using that POS, in return, yung pinasas mo sa POS will be credited naman sa iyong nominated bank account. So, basically, ganun siya. Ngayon, bakit siya maganda and viable na i-add sa inyong existing business? Ito, babasahin ko sa inyo itong letter from Ncash na binigay sa akin nung nag-inquire ako. So, ito na lang, highlights. Ncash has a new product that can assist you in generating additional income and at the same time can help your community. We have launched our new product called Kita Kit Package. This product can service both cash-in and cash-out services. So, itong POS daw nila can do cash-in and cash-out. So, I'm not yet 100% sure, but I know cash-out, meaning withdrawal. But cash-in, siguro kung magde-deposit ka, meron din. But hindi ko pa na-dwell in yung ano, cash-in. But on our next video, malalaman natin yun. Itong service na to is napaka-ganda because you have the flexibility to say kung magkano ang convenience fee na i-charge mo. So, di ba, like sa mga, yun nga, BDO Cash Agad and Easy Debit, merong specific na charge yung i-charge mo sa customer. With Ncash, yun nga, sabi ko, meron kang flexibility to dictate kung magkano i-charge mo. Ito kasi, naano natin siya, na aangkop natin siya sa type ng community natin. For example, nandito ka sa Metro Manila, and Metro Manila, ang daming ATM, di ba? So, anong ibig sabihin nun? E di parang, wala, lugi ka. Walang magwi-withdraw sa'yo dahil ang daming ang ATM. Pero, think of this, since you have that flexibility to dictate kung magkano, pwede mo siyang iparehas or more or less, halos parehas ng charges ng mga bank sa ATM withdrawals. For example, BDO. Oh, yung BDO is like 2 blocks away from you, from your community. So, dahil pandemic, maglalakad pa sila, di ba? Tapos, ano, parehas lang naman kayo ng charge sa BDO. Let's say, for example, 18 pesos ang charge sa withdrawal sa BDO. And sa'yo, let's say, 20, 22 pesos, di ba? As yung customer mo, is medyo mag-iisip na rin na, ay, maglalakad pa ako dun, ha? Medyo nakakatama din, pandemic pa, di ba? E di dito na lang, magkano lang naman yun? Idadagdag ko 7 pesos or 4 pesos or halos parehas lang or 18 pesos pa rin? 'Di ba? Makukuha ko rin naman pera ko parehas lang. Isa 'yun sa kinagandahan nun kasi you are bringing the ATM withdrawals in your community na medyo ano, kahit papaano mas maging convenient para sa community. At the same time, doon naman sa mga rural areas na tipong nasa barangay siya tapos ang withdrawan is nasa bayan pa and it would take around 30 to 45 minutes na travel time para makarating ka ng bayan, 'di ba? So with this service, nilapit mo yung ATM withdrawal sa community. And for sure, instead na magwi-withdraw sila sa bayan, sa'yo na magwi-withdraw kasi yung oras, yung pagod at yung pamasahe is mas sulit kung sa'yo sila magwi-withdraw. Diba? Example na lang, magkano pamasahe ng galing ka ng sa isang barangay sa probinsya papunta sa bayan, let's say 20 to 30 pesos, e balikan, 60 pesos, di ba? And, yung pagod, yung time, edi, malamang sa malamang, sa'yo na talaga mag-withdraw yung, ano, yung mga kababayan mo or yung mga tao sa community mo. Di ba? Okay, so ang tanong naman dyan, nasa barangay nga kami, nasa sityo nga kami, kaya nga, ang ATM nasa bayan lang kasi wala naman nag-ATM. Ito ang maganda dyan, guys. Somehow, it can replace remittance. And when I say remittance, ang gagawin lang naman nila is magkaroon ng bank account, karoon ng ATM card, and yung pagpaprocess nito is one time versus sa convenience na mararamdaman nila. So, pag nakapag-open sila ng bank account, ng ATM account, someone from Manila or kahit sa ibang lugar na magpapadala sa kanila, ibabang transfer niya lang yan via InstaPay. And then, yung kababayan mo naman na nasa probinsya, instead na pupunta sila ng bayan, magwi-withdraw, edi, sa'yo na magwi-withdraw. And the catch is, mas mura yung ATM withdrawal kesa yung remittance. And at the same time, yung bank transfer din
is mura lang din. Nasa 10 to 15 pesos lang makapag bank transfer niya ng as low as 100 to 50,000 per transaction. O di ba? Nakamura na siya sa pagbabadala using InstaPay and mas makakamura pa siya mag-withdraw sa iyo. O di ba? Nakikita niyo ba 'yung benefits, guys? I can tell you and narrate to you lahat ng naisip kong advantage ng service na 'to, pero hindi tayo matatapos. Okay. Sana nabigyan ko kayo ng additional information and namulat ko kayo sa panibagong services na sa panibagong service na 'to. Okay. So on my next video about Ncash, I'll be showing you guys yung POS. I'll overview you guys with the process and I'll show you guys how to check balance and withdraw. So gagawin natin lahat 'yon using that POS device. If you are guys interested in checking about this service, you can check their Facebook page and their website. Nasa link na lang sa baba, i-check nyo 'yan. So meron na lang din ako ng link sa baba na form where you can put your information if you want to inquire about this Ncash service, and they will get back to you once they receive your information. Okay, so watch out guys for my next video about Ncash. Napaka-exciting na itong service na to, and I'm so happy na ma-share ko to sa inyo. Okay, so kung may question kayo, don't hesitate to write it down below and we'll try to provide you answers about this. So thank you for watching guys, I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, walang problema doon, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!